va pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapaging dapat nawang aming kamtin, ang loob na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nagabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananatili, mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo, ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata ng iyong ama, at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay, anak, ngayon muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Binango niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang iyong loob, itay, wika niya.
Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, "Maliwanag ng aking paningin, nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ang Diyos, purihin ang dakila niyang ngalan, pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak, nakikita na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Papurihan siya't aking awitan. Aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon. Panig na naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangangugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Hamat ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paano masasabi ng mga iskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan habang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Si Jesus po sa mga ebanghelyo ay laging tinatawag bilang isang guro. At ang isang guro ay unang-una nagtuturo. Kung babasahin po natin ng buo, simula ho Lunes hanggang ngayon, ang mga ebanghelyo natin ay mga pagkakataon na si Jesus po ay nagtuturo. Una po ay tinanong siya ng mga Pariseo tungkol sa pagbubuwis. Dapat ba magbuwis? At ang sagot ni Jesus sa kanila, ang ibigay kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Si Jesus po, patuloy na nagtuturo. Tinanong siya ng iskriba, Panginoon, ano po ang pinakamahalaga sa lahat ng mga turo? At ang sagot sa kanya ni Jesus, una ay mahalin mo ang Diyos ng iyong isip, lakas, at ang buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Si Jesus ay nagtuturo at magandang mapansin ho at bilang mga nakikinig sa kanyang salita, tayo ay handang makinig sa kanyang aral at turo. At hindi ba yan ang katangian po ng isang deboto? Hindi lang po pagsisimba ang gumuguhit sa isang deboto. Hindi lang pagnariyan, pagprosesyon ang guhit at mukha ng isang deboto. Kung hindi, magandang buuin natin yung litrato ng isang tunay na deboto. Siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Bukas ang kanyang tenga para pakinggan ang kanyang aral at turo. Handang makinig, handang umupo sa harapan ng guro at makinig sa kanyang aral at turo. Hindi ba't napakagandang larawan yan ng isang deboto? Nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig. Kaya ho mahalaga ho sa isang tao na sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang kahandaan nating pakinggan ang kanyang aral at turo. Hindi yung sarili nating boses ang gusto nating pakinggan. Hindi yung papakinggan lang natin yung gusto nating marinig. Pag ayaw nating marinig o medyo hindi tayo comfortable sa naririnig natin, ay sayo, wag na lang yan, ayoko sa kanya. Pinahinahanap natin yung gusto nating marinig. Pero kung titignan mo sa Ebanghelyo, hindi lahat ng pagkakataon ang sagot ni Jesus sa mga Pariseo yung gusto nilang marinig. Kabaliktaran pa nga ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Yung dapat nilang marinig, hindi yung gusto nilang marinig. Kaya ho, maganda ho sa isang deboto, bukas ang tenga na makinig sa salita ng poong Jesus Nazareno. Kahit na minsan, ayaw natin yung naririnig natin. Dahil ang salita ng Diyos minsan, hindi lang po nagbibigay yung kaginhawaan sa ating buhay, kundi minsan din ay medyo ay ginigising tayo sa ating buhay pananampalataya. Kung medyo para nagiging complacent na tayo sa ating buhay pananampalataya, ang salita ng Diyos ang medyo tatapik sa'yo, huy! Na ganun minsan gagawin ng salita ng Diyos. Gigisingin tayo. Pupukawin tayo. Para buo tayong makapakinig sa kanyang salita. At kasama po ng pakikinig sa salita ng Diyos ay handa din tayong tumugon sa kanyang salita. Hindi lang natin naririnig, kundi ang napapakinggan po natin ay sinasabuhay natin. Ang mga aral at turo ni Jesus ay sinasabuhay natin. At hindi ba
sa isang tao na sumusunod kay Jesus, bukas ang kanyang puso na hubugin ng salita ng Diyos ang puso niya. Minsan kailangan tayong tapikin, gisingin ng Panginoon, pero hahayaan din natin na hubugin ng Diyos ang ating puso na ang mga pangit nating gawain na minsan nakasanayan na natin kasi matagal na natin ginagawa, akala natin okay lang. Pero kung matagal nang ginagawa, minsan, no, salita ng Diyos, ang uhubog sa ating pamumuhay. Para sa ganun, buong puso tayong makatugon sa Kanya. Buong puso tayong makasunod sa Kanya. Maganda hong balikan yung pagninilay po natin, no, nung kapistahan ng Nazareno nung Enero. Pinagnilayan po natin ang sabi, hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Handa tayong umupo sa paanan ng guro. Ang pong Jesus Nazareno na ating guro, siyang tagtuturo sa atin. We allow ourselves to be taught by Jesus. Kahit sa Ebanghelyo natin eh, may marami hong mga teaching moment po si Jesus. At bilang mga deboto, nakaupo tayo sa paanan niya at nakikinig. At sa ating pakikinig, hahayaan natin na ang kanyang salita ang humubog sa puso natin nang buo tayong makatugon sa kanya ng may pag-ibig. Nang sa gayon po, ang bawat deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang po deboto dahil nagpunta sa Quiapo tuwing Biyernes. Siya ay deboto sa kanyang pamumuhay at pakikitungo sa kapwa niya. Hindi po sa damit nakikita ang marka ng isang deboto. Kahit ano pa ang suot mo, kahit saan ka magpunta, kitang-kita na ikaw ay deboto dahil sa iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa. Nakikita ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga ho, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, "It is no longer I, but it is Christ who lives in me." Sa taong at debotong nakikinig sa salita ng Diyos, hindi na siya ang nakikita. Ang nakikita na ay si Jesus. Yun po ay nagmumula sa ating pagiging bukas sa pakikinig sa kanyang salita. Hayaan natin na makinig tayo sa mga aral at turo ni Jesus na siya ang gabay natin sa ating buhay at pananampalataya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo
na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ni Hesukristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinananalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpanakad at akiramay sa lahat.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Marami pong salamat. Kasama ko ang samukot na salsa na ipakinggan mo,
ng mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, araw po ito ng Sabado, ay magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan po ay mula 7 years pababa. Sa mga magnanais, mari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley at si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Marami pong salamat. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Marami pong salamat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Lumuhod po tayo para sa nobina sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang tema po sa araw, sa ikatlong araw ng nobina, para sa mga kabataan na dumaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso, nawa ang mga deboto ng mahal na puso ay ipagdasal at samahan sila sa daan tungo sa pagpapagaling ng mga sugat nila, habang tinutulungan din ang mga nang-aabuso na maging matino at magbagong buhay na walang karahasan at paggalang sa kapwa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko't Panginoon, ako'y nalulungkot sa mga nagawa kong kasalanan at tumingi ako sa iyo ng patawad. Pinapupuutan ko ang aking mga sala sapagkat nababatid kong ako'y nararapat sa inyong mga parusa. Higit sa lahat, nalulungkot ako dahil sa ikaw ay mabutihang walang hanggan ng aking pagkakasala, kasalanan. Kinilala ko ang walang hanggang pag-ibig sa akin ni Hesukristo na namatay sa krus ng dahil sa akin. Nangangako akong di na muling magkasala sa tulong ng iyong mahal na grasya at nagtitika akong lalayo sa mga lugar at mga bagay na nagdudulot sa akin ng kasalanan. Patawarin mo po ako, o mahal na puso ni Jesus, at ipagkaloob mo sa ang biyang ako'y nakabalik sa iyong pag-ibig, siya nawa. Panalangin sa araw-araw, lahat, o kamahal-mahalang puso ni Jesus, na tahanan ng buong pagka-Diyos ng San Chitimasi Trinidad. Sa iyong kasaganaan, kaming lahat ay nakikibahagi sa lahat. Ikaw ang bukal ng buhay, kagalingan at kabanalan. Ipagkaloob mo na ang aking puso, matulad sa iyong puso na maamo at mababang loob. Ikaw ang aming takbuhan at lakas. Ikaw ang aming awa at pag-ibig. Dinggin mo, o mahal na puso, ang aming mga panalangin sa mga araw na ito at huwag mong itulot na kami mawalay sa iyong pag-ibig. Bindisyonan mo ang aming mga panukala at maging gabay ka namin sa aming gawain sa araw-araw. Siya nawa. Dalit sa puso ni Jesus lahat. O Diyos na mawain, minagaling mong ibigay sa amin ang aming walang hanggang kayamanan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mahal na puso, ang iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo, hilingin namin sa iyo ng pag-aalay namin na iyong mga panalangin at sakripisyo bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan ay mapatawad mo kami at maihatid sa buhay na walang hanggan. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo. Tanging panalangin sa ikatlong araw. O kabanal-banalang puso ni Jesus, na siya ang daang tiyak patungo sa aming tahanan sa langit. Ikaw ang bukal at simula ng pag-ibig, kabanalan at kagalingan. Isinasamo namin sa iyo na bigyan kami ng lakas na loob na mapaglabanan ang mga tukso dito sa daigdig at makasunod sa lahat ng mga aral mo ukol sa aming kaligtasan. Liwanagan mo ang aming mga isip upang ang mga pangako mo ay lubos na maunawaan at maituro namin sa iba. Ipagkaloob mo rin sa aming mga biyaya, makaiwas sa kasalanan at ang lakas ng loob na mapasan namin ang buong kasiyahan, ang mga krus ng buhay. Gayon din, hinihiling namin sa iyo ng buong pakumbabaan ang biyayang ninanasa namin sa pagsisiyam na ito
kung nauukol sa lalong kalwalhatian mo at kagalingan ng aming kaluluwa, siya nawa. Paghahandog ng sangkatauhan sa puso ni Jesus. Katamis-tamis ang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatirapa ng buong pakumbabaan sa harap na iyong dambana. Kami ay iyo at kailanman ibig naming maging iyo at upang mabuhay kami sa lalong mahigit na pagkakasanib sa iyo. Kaming lahat at bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahalang mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami ang nagpapawalang halaga sa iyong mga utos, ang nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawaan mo siyang lahat at akitin mo sa iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka hindi lamang sa mga tapat na anak na kailan may hindi humiwalay sa iyo, kundi rin sa mga alibhwag hang lumayo sa iyo. Sila'y pabalikin mong madali sa tahanan ng Ama upang hindi mamatay sa gutom at karalitaan. Maghari ka sa mga taong humiwalay sa iyo dahil sa hibo ng kamalian o diwa ng paghihidwaan, ibalik mo sila sa daungan ng katotohanan at sa pagkakaisa ng pananampalataya upang sa madaling panahon ay mapisan sila sa iisang pananalig at sa pamamahala ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman nang nagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapatin mong akitin silang lahat sa iyong liwanag at kaharian. Sa wakas, pagkalooban mo, O Panginoon, ng katatagan at matibay na kalayaan ang iyong simbahan. Igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaan ang magkabilang panig ng daigdig ay umalinglangaw-ngaw sa iisang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y ang awit ng karangalan at kaluwalhatian sa lahat ng panahon. Siya nawa. Litanya sa mahal na puso ni Jesus. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos sa langit, Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubuso sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santissima Trinidad na tatlong persona na isang Diyos, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, Anak ng Amang walang hanggan, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, nilalang ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng Inang Birhen, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus kay isang tunay na berbo ng Diyos, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus na walang hanggang kamahalan, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus tahanang mahal ng Diyos, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus luklukan ng kataas-taasan, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus bahay ng Diyos at pinto ng langit, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus maalab na siga ng pag-ibig, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus sisidlan ng katuwiran at pag-ibig, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus puspos ng kabutihan at pag-ibig, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus kalalima ng lahat ng kabanalan, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus karapat dapat pag-ukulan ng buong pagpupuri, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, hari takbuhan at lahat ng mga puso, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, sisidlan ng dilang kayamanan ng karunungan at kaalaman, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, tahanan ng iyong pagka-Diyos, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kinabuhusan ng isang paglugod ng Ama, maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na iyong kasaganaan
kaming lahat ay mababahaginan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, pagmananasan ng burol na walang hanggan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, matiisin at lubhang maawain. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kayamanan ng tanang tumatawag sa iyo. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, bukal ng kabuhayan at kabanalan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, tigib ng karuwahiganan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, masunurin hanggang kamatayan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na pinaglagusan ng sibat. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, batis ng tanang kaaliwan. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, buhay at pagkabuhay naming magmuli. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kapayapaan at pagkasundo namin sa Diyos. Bawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kaligtasan ng mga umasa sa iyo. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, pag-asa ng mga namamatay sa iyong grasya. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, ligaya ng mga santo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sandaigdigan. Pakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin, Panginoon. Jesus na maamo at mababang loob, gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. Manalangin tayo, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tunghayan mo ang puso na lubhang ginigiling mong anak at ang mga pagpupuri at kabayaran. Inialay namin sa iyo, sa ngalan ng mga makasalanan, ay ipagkaloob mong mata mo ang kapatawaran at nagmamakaawa sa iyo, sa ngalan din ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang siya nawa. Pangwakas na panalangin, hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, gawing mong kami maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong papapala sa pamamagitan ng mga dalangin inihahandog namin sa iyong kaluwalhatian bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang malasap namin, ang tamis ng pag-ibig ni Jesus, at matutunan namin ang pagmamahal ng mga bagay na makalangit. Upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng mahal na puso ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.